Tiyak na buksan ng aming isip sikatan ng liwanag ng kusang matangkilik tungkulin mabanag buksan ng aming panad sarili maialay tulungan mo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo ngayon ay nasa Biyernes sa ikatlong linggo ng 40 araw na paghahanda. Ihanda natin ngayon ang ating mga sarili sa banal na pagdiriwang nating isasagawa sa pamamagitan ng paghingi muna sa Panginoon ng tulong at awa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayong lahat tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong kagandahang loob upang sa pagmamalabis kami laging tumalikod at sa mga utos mo kami naway makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin at pagnilayan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin niyo ang iyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami, kami iyong kahabagan na tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami maililigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyong lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan sapagkat mapapawi ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siya gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siya tulad ng puno ng ulibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga
sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan. Mamumulaklak na parang puno ng ubas at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at magbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mga mabubuti. Ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Tinig ko iyong pakinggan, sabi ng Poong Mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong Mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik, ganito ang wika ng aking narinig. Mabigat mong dalay aking inibis, ibinapabako ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap, ililigtas kita nang ikay tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong Mahal. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubo kita sa batis Meriba. Kapag nangungusap ako'y yung dinggin, sana'y marinig ka o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong Mahal. Ang Diyos-Diyosan huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansa'y di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. At lalong mabuting bunga nitong trigo na siya sa inyong ipakakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot na siya sa inyong aking idudulot. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Magsitayo po tumawid. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa wika mong banal, salamat po. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa buktong mong anak, salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip
at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, narinig natin sa mga pagbasa ang buod ng opuso ng ating pananampalatayang Kristiyano at Katoliko. Ang pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa na hindi maaring paghiwalayin. Bagamat sa lumang tipan, magkahiwalay ang dalawang ito. Pag-ibig sa Diyos ay matatagpuan sa aklat ng Deuteronomio. Ngunit ang pag-ibig sa kapwa naman ay matatagpuan sa aklat ng Levitiko. Ngunit pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ay ipinakita sa atin, iisa ang dalawang ito, ang pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, sapagkat marunong tayong umibig ngayon, sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ibig sabihin, ang kahulugan ng pag-ibig ay paghahandog ng buhay para sa iba. Kaya magandang tingnan ang pagtatapos noong maliit na aklat na sinulat ni San Ignacio de Loyola, ang banal na pagsasanay, Los Santos Ejercicios o the Spiritual Exercises. Sapagkat sa pagkatapos noon ay mayroon dalawang mahalagang bagay na ipinahayag siya hinggil sa pag-ibig. Ang dalawang bagay na ito ay ang pag-ibig ay nakikita hindi sa salita kung hindi sa gawa. Kaya hindi sapat na sabihin mo sa kapwa mo, love you, pero nagtatapos lamang sa salita. Hindi rin sapat na sabihin mo sa pari ninyo, love you, Father, pero hindi ka naman nagpapadala ng ulam sa kumbento. Tandaan mo, ang pag-ibig ay nakikita hindi sa salita kung hindi sa gawa. Ang ikalawa ay ito. Ang pag-ibig ay patuloy na pagbabahaginan ng umiibig at ng iniibig. At hindi ito pa-weather-weather lang. Ito'y sa lahat ng panahon. Kaya't sa panahon ngayon ng COVID-19, ay binibigyan tayo ng malaking hamon na tunay na tumugon sa pag-ibig na ibinigay sa atin ng Panginoon. At ang tugong ito ay pagtulong sa mga nangangailangan. Yon ang ating kapwa. Sa tanong ng eskriba, sino po ang aking kapwa? Ang ating kapwa ay lahat ng nangangailangan. Kaya't hindi sapat na sabihin doon sa mga nangangailangan, love you. Kinakailangan, ikaw ay mayroong paghahandog, pagbibigay ng tulong. At ang pagbibigay ng tulong na ito ay hindi ngayon lamang, kung hindi sa lahat ng panahon. Sapagkat ang mukha ng Diyos ay makikita natin sa ating mga kapatid na nangangailangan. Kaya nga, tandaan natin, una ang pag-ibig ay nakikita hindi sa salita kung hindi sa gawa. Kalawa, ang pag-ibig ay patuloy na pagbabahaginan ng umiibig at ng iniibig. Amen. Panalangin ng bayan, mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na pukawi ng kanyang pag-ibig ang lahat at ang kanyang pag-ibig ay matatak sa ating pakikitungo sa bawat tao. Tutugon tayo, Panginoong Diyos, palawigin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, palawigin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan
Naway hindi kailanman tumigil sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Bilang puso ng Ebanghelyo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, palawigin mo kami sa iyong pag-ibig. At tinawang huwag kaligtaan kailanman ang magpadama ng habag sa mga kapuspalad, sa mga walang nagmamahal, at mga nangangailangan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon Diyos, palawigin mo kami sa iyong pag-ibig. At inawang pakitunguhan ang bawat tao na may kabutihang loob at paggalang, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon Diyos, palawigin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit at matatanda, naway magkaroon tayo ng higit na habag sa pamagitan ng banayad na pagkukaw ng Espiritu Santo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, palawigin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang ating yumaong mga mahal sa buhay, naway hihatid ni Kristo sa Kanya ang walang hanggang kaharian, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, palawigin mo kami sa iyong pag-ibig. Tahimik natin ipahayag ngayon sa Panginoon ang iba pa nating mga natatanging panalangin sa misang ito. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin ka at ang aming kapwa ng walang hanggan katulad ng ginagawa mo. Idinadalangin namin ito sa pamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, Amang mapagmahal, ngayon sa iyong hapag, kami nag-alay, alak at tinapay, alay ng iyong bayan, buhay pagmamahal, alak at tinapay. Sana'y tanggapin mo, Amang mapagmahal. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating mga alay na alak at tinapay na mga sagisag ng ating buhay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aayin sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na itinalaga namin sa iyo upang kalugdan mo ang mga hinahain naming ito at kami laging dulutan ito ng pagliligtas mo. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal lang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Dennis na aming ubisbo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng kanyang kabyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, "Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo." Sa bisa ng pangakong ito, sama-sama nating dasalin ang panalangin itinuro ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pinapatawad namin sa nagkakasala sa amin,
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Adiya mo kami sa lahat ng masasama. Amen. Ama, hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at sinasabi mo ngayon sa amin, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, ipinagkakaloob ko sa inyo aking kapayapaan. Tunghayan mo sana ang aming pananampalataya at huwag ngaming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumain yung lahat. At sumayo rin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Mapalad tayo ngayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katauhan ang iyong ginaganap para sa aming kapakanan upang sa pagsasalo namin sa pakinabang ang ganap mong pagliligtas ay aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naiyalay na natin ang banal na misa, humayo tayong taglayang liwanag at biyaya ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
Espiritu, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.